Magandang araw mga katalkers, mga katoshis, mga katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes. All right, pag-uusapan natin itong black water bossing. At alam naman natin na kalilipat lang ng mga bagong players dito from trades at galing free agency. At isa na ngang bagong player ng Blackwater Bossing, wala iba kundi itong si James Yap, no? The man with a million moves, ano? Big game James Yap. Makailan in-announce niya to, no? Na siya ay sasali na sa Blackwater Bossing. Ngayon, meron siyang ipinahayag sa interview ni Mr. Ruben Terrado. Okay? Sa spin.ph. Okay? Dated February 29, 2024. Okay? Meron siya ipinahayag sa kanyang interview na bago ka ng legacy sa PBA. Kailangan makapasok ka ng quarterfinals, semifinals, or playoffs. In other words, hanggang makaabot ka ng finals or ang pinakamaganda, manalo ka ng championship crown. Okay? Yan. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. No? Tama ba yung sinabi ni James Yap? Okay? I-verify natin, i-validate natin, mga kababayan, mga ka-PBA. Alright, simulan na natin. Totoo nga ba na si James Yap ay sinabon ng mga bossing? Sinabon nga ba niya yung mga teammates niya? Tingnan natin. Ang gusto lang naman daw niya, sabi niya dun sa interview, wants to impart the importance of not just winning on a consistent basis but reaching the PBA finals. Yan ang gusto niyang mangyari sa Blackwater Bossing, yung makaabot sa finals, hindi lang yung basta nananalo ka sa ano, sa eliminations ng consistently. Okay? Ang pinakaimportante raw doon ay yung makaabot ka sa PBA finals. Okay? All right. Ano pa yung sabi niya? Yap's goal is makarating sa playoffs at maging contender sa Corona, no? So parang ganun din, ano? All right. Ang prinsipyo niya sa paglalaro, teams need to play together and have a mindset of winning. Okay? Yan daw ang kailangan para manalo sila at makaabot sa next phase ng tournament, no? Sa playoffs, ano? Gusto ko lang reactan yan, ano? Kasi, tingnan mo ha, the team needs to play together and have a mindset of winning. Pag sinabi mo kasing play together tsaka merong mindset of winning, kahit sinong team ang tanungin mo, merong mindset of winning at tsaka naglalaro yan as one, no? Wala ka naman nakita ang basketball team na naghiwa-hiwalay at naglaro na hindi nagpapasahan sa isa't isa, nagbubuwakawan, sabi nga sa street basketball, ano? Okay? Sinolo yung bola. Siyempre sa basketball, you play together. Naglalaro kayo as one. Okay? And you have a what? Winning mindset lagi. Yan naman lagi ang ano eh. Yan lang naman lagi ang regular na ipinaaalala sa mga players. Okay? So there's no difference, no? Sa mga sinabi ni James Yap, no? Sa regular na nangyayari talaga sa laro, no? When you speak of playing together and yung winning mindset, lahat naman tanongin mo gusto manalo. Alam, sino ba naman ang gusto matalo sa laro? Okay? Kaya kailangan laging may winning mindset. So, regular po nangyayari yan, hindi special na nangyayari yan. Okay? So, hindi naman natin sinasabing mali si James Yap, ano? Pero, parang, regular naman kasi dapat yun eh. It's a given fact na kailangan ng player merong winning mindset. So, hindi mo na kailangan
sabihin nyo para nandun doon na yon, built in na, kumbaga, no? Oh, tama naman yon. Yung ano lang siguro, yung pagkakataon lang na kung kailan mo siya sasabihin, no? Nandun na yun eh. Automatic na sa player yon. Okay? Sige. Sabi pa niya rito, yung eliminations, ibang-iba yan eh. No? Okay, maganda laro mo sa eliminations, makakalimutan ng mga tao yan, pero kapag pumasok ka sa semis, finals, doon nakatutok sa'yo yung mga tao. Okay? Ayan. Sabi rito, ulitin natin, ano? Eliminations, ibang-iba yan. Okay, naglalaro ka, maganda laro mo sa eliminations, kaya lang makakalimutan ka daw ng mga tao dun. Tapos, kapag pumasok ka sa semis, finals, doon ka tututukan, o doon nakatutok yung mga tao sa'yo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko rito, no? Pinag-iisipan ko kanina. And I came to a conclusion na meron bang, halimbawa, ikaw ay fan ng, ano, ng isang ball club, ano, sabihin na natin, Blackwater Bossing. Hindi ba aabangan ng mga fans yung mga laro ninyo? Every game ninyo? O ng isang kupunan, kung loyal fans yung mga yan. Siyempre, aabangan niya, kahit eliminations yan, okay? Eliminations, lalo na pag umabot ng playoffs. Alas, lalo kayong tututukan. Sabi mo nga, no? Diyan kayo tututukan. Pero, parang para sa akin, nawala ng halaga na yung, sa statement niya, nawala ng halaga na yung elimination round. Okay? Wherein, yan yung unang-unang step na dapat mo malampasan, yung level na dapat mo malampasan para makarating ka sa next level, sa playoffs. Okay? So, parang nawala ng halaga yung eliminations. Okay, maganda rin yung laro mo sa eliminations. Okay? Kaya lang, makakalimutan daw yan ng tao. Hindi po pwede yata, hindi yata pwedeng kalimutan ng tao yun. Bakit? Yun ang magiging basis mo to qualify to the next round. Okay? Hindi pwedeng kalimutan ng tao yun. Hindi pwedeng kalimutan ng team yun. Hindi pwedeng kalimutan ng commissioner's office yun. Yung kasi yung qualification mo, kung ano yung team standings mo, para makausad ka doon sa next round. Okay? Kaya kailangan pagbutihin mo rin doon sa eliminations, para lumalabas, okay, maganda kang laro mo sa eliminations, nagpapanalo kayo. Kailangan mo nga ng panalo doon sa eliminations para makapasok ka sa susunod na round. Para bang nawala ng halaga yung elimination round, para nakatutok, mas tututo, okay, sige, mas tututukan ka sa ano, sa semi, sa quarters, sa finals lalo. Pero parang mas nabigyan ng weight, no? Yung pagpasok mo sa finals, sa semifinals at saka sa quarterfinals na parang hindi mo pinahalagahan or hindi ka lumingon sa likod at tinignan kung bakit ka nakarating sa playoffs. Dahil magaling ang performance mo sa eliminations. Doon pa lang, right at the get-go, right off the bat, ika nga nila, sa eliminations pa lang, dapat galingan mo na. No, yun. Parang off sa akin yata yung sinabi niya kasi, no? O kaya, okay? O yun. Medyo nilinaw ko lang. Sa akin yun, ha? No? Sa opinion ko yun. Okay. Ito pa sabi niya. Ang matatandaan ng mga tao, kapag nag-champion ka, pumasok ka sa semis, ano ba to? Pumasok ka sa sarili kong sulat, hindi ko maintindihan. Okay. Pumasok ka sa, well, semis or finals siguro. Hindi yung elims. Okay? Ayan. Ang matandaan ng mga tao kapag, okay. Ang matatandaan daw ng tao, matatandaan daw yung team ninyo kapag nag-champion kayo. Hindi kaya parang may pinatatamaan siya.
May pinatatamaan ka ba? Parang may pinatatamaan si James Webb dito na kapag ka, matatandaan ka raw ng tao kapag nakapag-champion ka, hindi lang yung basta pumasok ka sa semifinals. Woo! Boom! Aray ko. Aray yung may pigsa. Sino kaya pinatatamaan din yun? Malapit kaya sa puso niya yun? Mga nakaraan niya? Okay. Matatanda ka naman. Oo, may recall dahil nagcha-champion ka, no? Pero hindi naman siguro ikaw ikakalimutan pagka ikaw kasi sabi niya rito, hindi yung eliminations. Mahalaga rin po yung eliminations para makapasok. Ay nga, sabi ko nga sa inyo, dapat muna ang galingan mo sa eliminations. Doon ka muna dapat maging superior bago ka makapasok sa semifinal, sa playoffs. Okay? Parang inaalis niya yung function ng elimination round. Ano? Okay? Hindi ka dyan mapupuri, hindi ka dyan matututukan, or hindi ka dyan magiging sikat. Okay? Totoo nga naman, hindi ka rin magiging sikat pagka hindi rin eh. Kilala ka rin ng tao kahit di ka nagcha-champion eh. Siguro ang punto lang niya siguro dito, mas mabibigyan ka ng focus, ng attention. Ano? Ayun, tutok. Tututukan ka ng tao. Panonoodin ka ng tao. No? Pero kahit di ka kahit di ka nagcha-champion, panonoodin ka. Tingnan nyo nga, may audience. May nanonood sa TV. Well, ngayon, ang sad to say, ang attendance sa venue, napakababa, no? May mga teams lang na talagang inaabangan sila, kaya dumadami ang tao, no? Ayan. O, partly siguro tama si James Yap dito, no? Pero di ba dapat sa eliminations dapat galingan mo na. Ay, parang nawawala ng halaga 'yung eliminations eh. So yun ang para sa akin. In other words, galingan mo sa buong tournament para maging champion ka. Ay, hindi yung parang namimili ka na parang, eto, okay lang dito. Siya na nga nagsabi, nagpapanalo ka sa eliminations, hindi yun. Hindi ko. Ano bang mga saloobin nyo dyan, mga ka-PBA, mga kababayan? Sa sinabi ni James Shep na yan, na eliminations, ibang-iba yon. Okay, naglaro ka ng, maganda ang laro mo sa eliminations, makakalimutan ka ng mga tao dyan, no? Pero kapag ka pumasok ka sa semifinals, doon ka tututukan ng mga tao. At kapag nanalo ka ng championship, doon ka magiging parang sikat or well-renowned, ano? Yan. Alright. Sige, iwan na natin yan. Sarili ko pong opinion yun, ano? Ano po masasabi nyo dyan sa sinabi ni James Shep na yan. Ito pa ang gusto ko pong mag-participate po kayo at komentuhan po ninyo. Sa akin po, ang black wall, ito prangka, no? Real talk, mga kababayan. Ang dahilan, sa tingin ko, kung bakit hindi nagpapapasok sa playoffs, Itong Blackwater Bossing specifically, it's because nagtatapon sila ng dinadraft nila, lalo na pag magaling. Alam naman natin yung term na farm, no? Yan. Farm team. Baga, dyan itatanim, palalaguin, pag malago na, ibibigay sa iba o ibebenta sa iba yung halaman para mapakinabangan naman ng iba. Ano nawala sa'yo? Yung star player, yung drenaft mo. Okay? Yan ang isa sa mga dahilan bakit, ewan ko ba, yung mga lower rank teams sa eliminations, na laging nandun sa ilalim, sa bottom, nagtatapon sila ng mga dinadraft nila na magagaling na mga players. Okay? Kaya nga, ang proposition ko dyan, ang proposal ko dyan, magkaroon ng residency requirement sa residency sa kanyang mother team
siguro mga 3 to 4 years siya maglalaro, hindi siya pwedeng i-trade ng mother team niya sa ibang team. Okay? Tsaka yung trade-trade na yan between sister teams, ang bawal daw, ano? Okay, mga eh nagagawa ng paraan eh. Naiikot nila yung batas diyan eh. Okay? Gumagamit sila ng conduit, daanan, parang shortcut para makapasok sila dun sa sister team nila. Okay? Ginagawa nilang conduit itong mga lower rank teams. Yan ang nangyayari. Masakit na nangyayari. They can go around the rules of trading. Okay? Na sana hindi dapat, no? Pag, hindi nga direkto nag-trade yung sister teams, eh. Dinaan mo naman dun sa conduit, parang tubo na dadaanan mo para hindi diretsa na kasi sila nagte-trade, no? Ayan. So, yan ang masakit dyan, ano? 3 to 4 year residency, required residency sa mother team niya bago siya ma-trade. Okay? Yan. At isa pang gusto ko sanang para magkaroon ng parity, no? Yung equal strength in teams, na wala yung parity sa PBA. Dati maganda ang ano, ang mga teams sa PBA, talagang equal, talagang bakbakan. Okay? Ngayon, mayroong madalas ang tambakan eh, no? Although, mayroong mga games sa close, pero, ayun na nga, sila-sila rin yung nagpapapasok sa finals, sa semifinals, no? Kaya itong sinabi ni James Yap na gusto nila makapasok sa finals, semifinals using yung playing together, have a mindset of winning, eh built in na yun sa player. Lahat ng player, ganun ang mindset. Okay? At yung sinasabi niya, tututukan ka sa semifinals, saka finals. Okay? Maganda yun. Magandang motivation para sa mga teammates mo yun. Ano? Sa team management. Okay? Kaya lang, kung ang gagawin ninyo, magtatapon kayo ng player, bibigay nyo doon sa kabila, bibigay nyo sa ganito. Okay? Nagsisilbi kayong conduit, daanan ng mga sister teams na bawal naman mag-trade directly, kayo nagiging middleman, kumbaga, eh walang mangyayari sa team ninyo. Hindi kayo talaga papasok sa semifinals, sa finals, tsaka sa, eventually, sa pinapangarap ninyong corona. Yan po ang sad part. Well, not sad part, the saddest part of it. No? Kaya yung parity sa, dyan sa PBA, ano? You know? Although, okay naman, pinanonood ko pa rin, pero may problema. Aminin po natin may problema dyan sa PBA. Una-una dyan yung parity. Kaya nga gusto ko mayroong dispersal draft. Okay? Buwagin lahat ng mga teams. Alisin lahat ng mga players. Walang team ang mga players. Dispersal draft. Tapos pipili bawat players. Ano? Para equal. Oh, meron ka ng star player, tama na. Ang dami nyo ng star player dyan. Bigyan nyo naman ng star player yung kabila. Kaya yung ating blinag dati, si Chito Victulero, ay mapagbibigyan pa ba kaya ng isang chance sa pagko-coach? Eh, bigyan nyo ika ako ng ano. Yun sana i-request siya kay RSA, kay Al Francis Chua. Bigyan mo ko ng matinong player. Dahil napag-iiwanan kami ng mga kapatid namin, Ginebra tsaka yung San Miguel. Okay. Eh, dun pa lang sa internal ninyo, eh, may wala ng parity. Eh. Okay? Aasa pa ba kayo ng parity sa ibang team outside of SMC or MVP? Okay? So, yan po ang ating sinasabi, mga kababayan, mga ka-PBA. Sana masolusyonan o ma-address ito. Eto sinasabi ni James Shep, okay ito na motivation. Kaya lang, may butas, may loophole. Hanggat hindi nagbabago yung ugali, yung sistema na nandiyan-dyan, na nalulusutan ko minsan, okay? Walang mangyayari sa mga lower rank teams, hindi kayo papasok sa semis, quarters, and eventually hindi kayo papasok sa finals. Sad to say, real talk po. Yan po ang aking nakikita, opinion dyan sa bagay na yan. Alright? So, comment below lang po sa mga saloobin ninyo. Ano po masasabi nyo po rito sa sinabi ni James Yap? Okay? At yung sinasabi nating parity. Okay?
comment below na lang po tayo. I-like po natin at i-share ang ating vlog ngayon. Mag-subscribe po tayo, mga kababayan. Subscribe po tayo sa ating YouTube channel, Talking Toshi TV, at sa ating Facebook page, Talking Toshi TV rin po. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo at panonood dito sa ating panibagong vlog. Hanggang sa susunod nating pagtalakay ng mga issue sa buhay-buhay. Maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.